Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito pong inyong lingkod, Kapibi pong muli. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay nagmula sa isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Rafi. Ang ibinahagi niya ay tungkol sa mga kababalagang nangyari noon sa probinsya ng kanyang ina. Maraming taon na ang nakalipas. Halina at atin pong sama-samang pakinggan. Sa isang maliit na bayan na malayo sa Kabyasnan at hindi abot ng nooy dahan-dahang umuusad na pag-unlad, ay may mga naganap na kababalagan sa isa sa mga baryong nasasakupan ng nasabing bayan. Hindi matandaan ng mga tao kung papaano nagsimula ang lahat at kung bakit nangyari ang mga nakakatakot na kaganapang ito. Wala sino man sa mga taga roon sa baryo ang makapagsabi ng tunay na dahilan noong una kung bakit nagaganap yung mga walang kabuluhang pagpatay sa kanilang mga kanayon. Isang umaga ay naging matunog kaagad at mabilis na kumalat ang balita na parang amag ukol sa isa na naman nilang kanayon na napatay. Nagtamo ito ng malalalim na sugat at tulad ng mga nauna ay kinuha rin ang mga laman loob nito. Kung kaya naman lalong nabalot sa takot ang buo nilang baryo. Halos ayaw nang lumabas ng mga tao sa kani-kanilang mga bahay kapag nagsisimula ng kumalat ang dilim. Samot-sari din ang kanilang mga isinasabit sa kanilang mga tahanan na pinaniniwalaan nilang pangontra at makapagtataboy sa mga taong gumagawa noon na nilulukuban ng mga masasamang espiritu. Isang binata ang nagngangalang Pilo ang kilala sa kanilang lugar bilang isang binatang maginoo, masipag at mapagmalasakit sa kanyang kapwa. Mabait ito at handang tumulong sa lahat ng oras. Kaya sa kabila ng nangyayaring karahasan sa kanilang lugar, ay naglakas loob itong alamin kung sino ang gumagawa ng karumaldumal na pagpatay. Palihim siyang lumalabas ng kanilang bahay, dala ang mahabang itak na kanya pang minana mula sa kanyang nasirang ama. Alam niyang labag sa kalooban at kagustuhan ng kanyang ina ang kanyang ginagawa. Kung kaya pa sikreto niyang isinasagawa iyon. Sa ilang gabi niyang paglilibot sa kanilang lugar, ay hindi pa rin siya pinalad na malaman kung sino ang salarin. Pero, desidido si Pilo na malaman ang katotohanan at likas itong matyaga. Buo ng kanyang pasya na nais niyang mawakasan na ang mga nagaganap na patayan doon sa kanilang baryo. Isang gabi, sa muli niyang paglilibot, ay may nasaksihan siyang isang pangyayari na dumurog sa kanyang puso. Nakita niya ang isang matanda na pinagtutulungan ng ilang bruskong kalalakihan. Nakadapa na yung matanda sa lupa ay hindi pa rin tinitigilan ng mga walang awang lalaki ang paggulpi dito. Pakay na mga ito na pagnakawan yung matanda na ang isa pa nga sa kanila ay hawak-hawak na ang lubid ng alagang kalabaw at naghahanda ng hilahin ito palayo. Hindi nakatiis si Pilo sa kanyang mga nasaksihan. Kung kaya, kahit alam niyang argabyado siya, ay hindi siya nagdalawang isip na tulungan yung matanda at mamagitan na kay alam siya. Bagay na ikinagalit naman ng mga lalaki at siya ang kanilang pinagbalingan. At walang kaabog-abog ay siya naman ang biglang inupakan ng mga ito. Nang siya ay masaktan, bunga ng pagkakasuntok sa kanya ng mga lalaki, ay wala nang nagawa pa si Pilo, kundi ang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya kahit dihado, ay nakipaglaban siya sa mga ito. Pero, iniwasan niyang gamitin ang itak. Nakipagbuntalan siya, napakiramdam niya pa nga,
ay para bang wala na yung katapusan. Dahil sa marami ang kanilang bilang. Iyon na yata ang para kay Pilo na pinakamahabang sandali ng kanyang buhay na nais na niyang matapos. Dahil nararamdaman na niya yung mga sakit sa kanyang katawan. Ngunit nakahandusay na siya sa lupa, ay walang tigil pa rin sa kakabuntal ang ilan sa mga ito sa kanya. Isa nga sa kasama ng mga ito ang nagsabing siya itigilan na pagkat wala na rin namang magagawa. Pero hindi pa rin tumigil ang tatlo sa mga ito at ayaw talagang paawat. Galit na galit ang isa sa tatlo na ang gusto yata'y patayin talaga si Pilo. At nang hindi pa nga ito makontento, ay nagagilap pa ng kahoy upang ipanghampas sa kanya. Inawat ito ng kanyang mga kasama dahil nangamba sila na baka mapatay nito si Pilo. At siguradong pagdurusaan niya iyon sa kulungan. At ayaw nilang mangyari iyon sa kanilang kaibigan. Kaya ganun na lamang ang ginawa nilang pag-awat dito. Pero nabigo sila. At nang makakuha nga ito ng pamalo, ay mabilis niyang nilapitan si Pilo. Nanuiduguan na at nakahiga pa rin sa lupa na namimilipit. Iniangat ng lalaki ang hawak na pamalo. At nang kanya na iyong iahampas, ay nabigla si Pilo. Kaya mabilis niyang binunot ang kanyang balisong at kaagad na binuksan. Nagmamadali siyang kumilos at kanyang inundayan ng saksak yung lalaki. Magkakasunod na saksak. Hindi nila lubos na naisip na may itinatago pala itong tapang, na may kakayahan at handa pala itong pumatay. Dugo ang bumagsak ang lalaki sa lupa at nagmakaawa kay Pilo. Hindi rin namang gusto ni Pilo ang nangyari. At nung sandali ngang iyon, ay nakaramdam na kaagad siya ng matinding pagsisisi sa kanyang nagawa. Inalalayan niya yung lalaki. Maya-maya, ay napansin niyang nariyan na yung matanda at lumapit sa kanila. Tang, di ko po sinasadya. Ayoko pong makapatay ng tao. Halos naiiyak na sabi ni Pilo sa matanda. Alam ko, iho. Alam ko. Sandali lang at hayaan mo ako. Lumuhod sa tabi nila yung matanda. Ipinikit itong sandali ang kanyang mga mata habang mayroong inusal. Pagmulat nito ay kanyang idinampi ang dalawang palad doon sa bahagi nung katawan ng lalaki kung saan ito nagtamo ng pinsala. At ikinabigla ni Pilo ang kanyang mga nakita. Sa isang iglap ay biglang naghilom yung mga sugat nito. At unti-unti nang nawala ang pamumutla. Ngunit wala pa rin itong malay. Sinabi ng matanda na maaari nang mapanatag si Pilo pagkat magiging maayos na ang kalagayan ng lalaki. Kinamusta ni Pilo ang matanda ukol sa mga tinamo nito. Ngunit parang hindi naman ito nakante para bang wala nangyari. Hindi katulad niya. Nahirap na siya magsalita at kumilos. At napapangiwi sa tindi ng sakit. Halos hindi pa nga siya makatayo. Kung kaya, siya pa nga ang inalalayan nung matanda. Niyaya siya nito sa kanyang bahay at sinabi kay Pilo na kanya siyang gagamutin. At nagulat si Pilo nang makita ang kalabaw nung matanda na hindi tinangay ng mga magnanakaw. Sinabi ng matanda na siya na lamang ang sumakay sa kalabaw at siya'y maglalakad na lamang. Tumanggi pa sana si Pilo noong una dun sa matanda, ngunit ipinagpilitan nito ang gusto. Kung kaya, sumunod na rin siya. Pagkat nahihirapan na rin talaga siyang kumilos. Malayo-layo din ang bahay ng matanda mula dun sa pinangyarihan. Pagdating nila doon, ay pinagtimpla pa siya nito ng mainit na kape. At pagkatapos, ay tsaka inasikaso ang kanyang mga sugat at bugbog na kanyang tinamo mula sa mga lalaki. At tulad ng nangyari doon sa lalaki, at ang totoo,
pagsubok ko lamang sa iyo ang nangyaring iyon sa mga magnanakaw. Alam kong hindi ka makakatiis. Wala naman talagang magagawang anuman sa akin ang mga damuho na yon. Pero maiba ako. Ang totoo ay may pakay ako sa iyo, Pilo. Nagtaka si Pilo sa sinabing iyo ng matanda sa kanya. May pakay po kayo sa akin? Bakit po? Ano pong kailangan nyo sa akin, Tang? At paano nyo po pala ako nakilala? Sunod-sunod na tanong ni Pilo sa matanda. Pero siya na rin ang sumagot at sinabi ni Pilo na mahabang kwento din po ba, Tang? Kaya natawa sa kanya yung matanda. Nagsalita itong muli at sinabing, hindi, Pilo. Ang totoo ay matagal na kitang minamatsyagan. Alam ko ang mga ginagawa mo. At masasabi kong nakikilala kong iyong pagkatao. Kaya hindi mahirap malaman kung ang tungkol lang sa iyong pangalan ang ating pag-uusapan. Pagpapaliwanag sa kanya nung matanda. At ang totoo, pagsubok ko lamang sa iyo ang nangyaring iyon sa mga magnanakaw. Alam ko, ganun po ba, Tang? Pero bakit po? Bakit niyo po ako minamatsyagan? Tanong muli ni Pilo sa matanda. Pilo, matanda na ako. At hindi naman siguro lingid sa iyo na hanggang sa mga sumandaling ito ay patuloy pa rin at laganap ang mga kaguluhan na karahasan. Hindi pa rin natitigil ang mga walang kabuluhang pagpatay. Maraming buhay na ng mga inosente ang nasasayang. May mga iniinda na ako, Pilo, sa loob ng aking katawan. Bunga ng mahabang panahon kong paglalakbay at pakikipaglaban sa kasamaan at sa mga kampon ng kadiliman. Seryosong pagpapahayag nito sa kanya. Nais ko nang magpahinga, Pilo. At ikaw ang napili kong magpatuloy ng aking sinumpaang gampanin. At huwag kang tatanggi, Pilo. Sabihin na lang nating ikaw talaga ang nakatadhanang humalili sa akin. Nagulat si Pilo pagkat hindi niya inaasang sasabihin ng matanda ang mga bagay na yun sa kanya. Pero paano ko tang gagampanan ng tungkuling sinasabi po ninyo? Wala naman po akong sapat na kakayahan. Nagugula ang tanong ni Pilo sa matanda. Mabuti kang tao, Pilo. Nagtataglay ka ng malinis na puso. At ang mga katangiang iyan ay sapat na. Ang kakayahan at husay ay panigunda na lamang. Kusa mong matututunan ang mga bagay na yan, Pilo. Basta sumang-ayong ka lang at bukal mong tanggapin sa iyong kalooban ang aking ipagkakaloob sa iyo, ay malalaman mo ring lahat at wala kang dapat pang ipag-alala. Panandali ang napaisip si Pilo. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili at tinatantya kung kaya nga ba niya talagang gampanan ang mga tungkuling binabanggit sa kanya nung matanda. Napabuntong hininga siya. Ano, Pilo? Tinatanggap mo na ba? Kung nakahanda ka na ate nang sisimulan ang pagsasali ng aking kapangyarihan sa iyo. Napatingala si Pilo at agad na pausal. Nakiusap siya, nagabayan at sana'y tamang kanyang naging pagpapasya. Nang kanyang gagawin,
ay para sa ikabubuti at kapakanan ng nakararami. Opo, tang, nakahanda na po ako. Maluwag ko pong tinatanggap ang iniaalok nyo sa akin. Malugod ko pong tinatanggap ang tungkuling nais nyo pong iatang sa akin, tang. Buong siglang sabi ni Pilo sa matanda. Mabuti kung ganon. Sige, magsimula na tayo. Nais ko lamang ipaalala at sabihin sa iyo, Pilo, na hindi magiging madali ang proseso ng gagawin natin ito. Kung kaya, ihanda mo ang iyong sarili. Paliwanag sa kanya nung matanda. Opo, tang. Magalang na sagot naman ni Pilo. Pinapwesto na nung matanda si Pilo at nagharapan silang dalawa habang parehong nakaupo. Maya-maya pa ay nagsimula ng umusal yung matanda at may lumabas mula sa kanyang bibig at ganun din sa kanyang dalawang braso. Nanakita ni Pilo na bumuka ang balat ng matanda at mula doon ay lumabas ang tag-isang butil. Inutusan siya ng matanda na kanyang kunin ang mga iyon. Habang yung nasa bibig naman nito ay nananatiling kagat-kagat pa rin ng matanda. At nang dumampi na iyon sa mga daliri ni Pilo, ay nagsimula ng umihip ang malakas na hangin. Lumilikha na ng ingay ang mga sanga at dahon sa labas. Napasigaw si Pilo nang bumuka ang balat niya sa magkabilang braso. At mula sa kanyang mga kamay ay kusang lumutang ang dalawang butil at pumasok sa tila sugat na iyon sa kanyang balat. Habang yung nasa bibig naman ng matanda ay kumilos na rin papunta sa tapat ng bibig ni Pilo. Pero naroon pa rin si Pilo at nakatagilid na nakahiga sa sahig ng kubo. Tumayo yung matanda at sinabing nagawa na niya yung kanyang misyon sa lugar na iyon nila Pilo. Nagpaalam na ito sa kanya at nagpasalamat. Makapagpapahinga na rin daw siya makaraan ng napakahabang panahon ng pakikipagtunggali sa kasamaan. Pero bago pa ito tuluyang lumisan, ay may kinuha ito mula sa kanyang bulsa na isang supot ng tela na kulay itim. Kanya iyong inilagay sa kamay ni Pilo. At sinabing iyon ay kanyang basahin. At kanya nang iniwan si Pilo. Naiwan si Pilo na nakatulala doon sa kubo. Habang dahan-dahan ang naglalakad papalayo yung matanda. Samantala, sa bahay naman nila Pilo, ay para ng trumpo ang kanyang ina sa kakahanap sa kanya. Lahat na yata ng kanilang kanayon ay napunta na nito at napagtanungan. Pero, hindi pa rin niya magawang matagpuan ang nag-iisang anak. Sila na lamang dalawa sa buhay. Maaga silang inulila ng kanilang haligi ng tahanan. Nandapuan ito ng matinding sakit. At dahil sa kapos sa salapi, kung kaya hindi na nila ito nagawang maipagamot pa nang upang sa ganon ay magapan. At sa murang ang edad ni Pilo ay iniwan na sila ng kanyang ama. Mabilis na lumipas ang mga oras. Tirik na ang araw. Pinagpapawisan na ng butil-butil si Pilo ay naroon pa rin siya sa kubo at nakahiga. Pakiramdam niya ay wala pa rin siyang lakas. Kung kaya kahit nais na niyang ikilos ang kanyang katawan ay hindi pa rin niya magawa. Tanging mga daliri lamang niya ang kaya niya palang pagalawin. Nakatulala pa rin siya na paminsan-minsan ay napapakurap. Bumalik na sa kanilang tahanan ang kanyang ina. Luba na ito nag-aalala para kay Pilo. Lalo pa nga. At sunod-sunod ang mga patayang nagaganap doon sa kanilang baryo. Nalipasan na rin ito ng gutom sa kakahanap sa kanya. Nang mag-aalas tres na ng hapon, ay nagawa na rin ni Pilong makaupo. Nakasandal na siya sa isang haligi ng kubo at iniipon ang kanyang lakas para makatayo.
Pakiramdam niya ay parabang namanhid ang bunyang katawan. Nahirap siyang igalaw ito. Huminga siya ng malalim at bumuelo. Sa wakas, ay nagawa na rin niyang makatayo. At unti-unti na rin nanunumbalik ang dati niyang lakas. Ilang sandali pa, ay may naramdaman na siyang kakaiba. Parang napakagaan ng kanyang pakiramdam at napakaluwag ng kanyang paghinga. May kakaibang lakas at pwersa siyang naramdaman. At nang ikyum niya ang isa niyang palad, ay naramdaman niyang parang may naipong lakas doon. Sinubukan niyang isuntok iyon sa haligi. At nagulat siya nang makitang napingas ang malaking bahagi noon. Ay hindi man lamang siya nakaramdam ng anumang sakit. Wala rin naging pinsala sa kanyang kamao. Kahit nga galos man lamang ay wala. At nang naisip niyang lumabas na ng bahay, ay biglang nagtaka si Pilo. Nang sa isang iglap, ay wala na siya sa dati niyang kinatatayuan at nasa labas na ng kubo. Namangha siya at hindi makapaniwala. Ito pala yung kapangyarihang sinasabi sa akin ni Tatang. Nawika ni Pilo sa kanyang sarili. Hanggang sa bigla niyang naalala ang kanyang ina. Kung kaya, nagmamadali na niyang tinahak ang daan pauwi sa kanila. Pagdating ni Pilo sa kanila, naabutan niyang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kanilang hapag. Nasa pusa po nito ang kanyang noo. Nay, wika ni Pilo. Paglingon ng kanyang ina, ay tila ba nagulat pa ito at kagad na tumayo para siya iyakapin. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Nag-aalalang tanong nito. Mahabang kwento, Nay. Tsaka inay naman, hindi na po ako bata. Dagdag na sabi pa ni Pilo. Oh anak, naiintindihan naman kita. Pero kahit binata ka na, ay kailangan mo pa rin magpaalam sa akin kung saan ka magpupunta. Nangupang sa gano'n naman, ay hindi naman ako masyado nag-aalala. Opo, inay. Maagap na tugon naman ni Pilo sa kanyang ina. Kumain na sila at kanilang pinagsaluhan ang natirang ulam na niluto nung kanyang ina noong nagdaang gabi. Kinagabihan, hinintay lang ni Pilo na makatulog ang kanyang ina. At dahan-dahan na siyang lumabas ng kanilang bahay para ipagpatuloy yung kanyang ginagawang paghahanap sa salarin na kumitil na ng ilang buhay ng kanilang mga kababaryo. Naisip niyang simulan ang kanyang paglilibot sa may ilaya. Malakas kasi ang kutob niya na baka doon naman maisipang maminsala nung kanyang hinahanap. Dahil kanyang pinag-aaralan ang galaw nito. At wala pa yung nabibiktima doon. Kaya, nagmamadali na niyang tinungo yung lugar. At di pa man siya nakakalapit sa unang bahay, ay nakarinig na siya ng malalakas na pagsigaw. Boses iyon ng isang babae. Mabilis na nagtago si Pilo. Pinagmasdan niyang mabuti ang paligid. Na kahit napakadilim, ay kasing liwanag ng katanghaliang tapat ang kanyang pagtingin. Kung kaya hindi na nagawang makapagkubli pa noong nang akyat ng bahay. Nakita niya itong mabilis na tumatakbo at gustong tumakas mula sa asawa ng biktima nitong may hawak na itak. Nasa kasamaang palad ay sa kabilang direksyon naman ito nagpunta at nalin lang siya nung tiktik. Mabilis nang kumilo si Pilo bago patuloy makalayo yung aswang. Nagmamadali niya itong sinundan. Pero bigla naman ito nagbago ng anyo at ginaya ang wangis ng isang pusa. Ngunit hindi niya malilin lang si Pilo pagkat nasaksihan nito ang ginawa niyang pagpapalit anyo. Mabilis na bumali ng katamtamang laki ng puno si Pilo na maaari niyang gawing sibat. At biglang napahinto yung pusa. Ang bigla na lang sumulpot si Pilo sa kanyang harapan at tinarang siya. Humarang si Pilo sa kanyang daraanan. Inangilan siya nito at nagpahiwatig
na ito'y lalaban. Kaya naman, hindi na siya nag-atubili pang gamitin yung hawak niyang sibat. Nilundag siya ng pusa ngunit hindi na nito nagawa pang makalapit kay Pilo nang tamaan niya ito ng kanyang sibat. At ito ay natuhog. Nabumaon pa yung kahoy sa lupa. Kung kaya, kahit anong pagpupumiglas nito, ay hindi na niya nagawa pang makaalis mula doon. Lumapit si Pilo at lumod sa tabi ng pusa. Nakaramdam siya ng matinding galit para dito. Naalala niya kasi yung mga kababaro nilang napatay. Gamit ang kanyang kakaibang lakas, ay kanyang pinilipit ang leg nito. Dahil doon, ay binawian na ito ng hininga. At nang tumayo na si Pilo, ay unti-unting nanumbalik sa dati nitong anyo yung pusa. Isang lalaki na walang saplot ang tumambad sa kanya. Nangingintab ang katawan nito dahil sa ipinahid na langis. At kanya nakilala kung sino ito, si Badong. Isang kilalang lasinggero sa kanilang baryo. Pero nagtaka siya kung bakit at kung papaano ito naging aswang. Kaya biglang napaisip si Badong na posible rin na pati ang pinsan nitong si Kiko na lagi nitong kasakasama ay isa ring aswang. Kung kaya nagpasya si Pilo na ang sunod niyang gagawin ay ang subaybayan nito. Nang sumunod na araw ay mabilis na kumalat ang balita ukol sa kababaryo nilang taga-Ilaya na nakunan dahil sa kagagawan ng isang tiktik. At natagpuan ang bangkay ni Badong malapit sa bahay ng mga ito. May tama ng kahoy na ginawang sibat at bali ang leeg. Galit na galit ang asawa ng nakunan. Pero matinding galit din ang naramdaman ni Kiko dahil sa pagkasawi ng kanyang pinsan. At naisipan itong gumante, kanyang isinumpa na mas lalo pa siya mag-aasik ng lagim. At una na sa kanyang listahan ay yung mag-asawang taga-Ilaya na pinasok ng kanyang pinsan ang bahay. Pero wala siyang kamalay-malay na may mga matatalas na matang nagmamatsyag at nakasubaybay na sa kanya. Na matyaga siyang minamanmanan. At ito'y walang iba kundi si Pilo. Ang buong akala ng marami sa kanilang mga kababaryo ay naalutas na ang kanilang mabigat na suliranin ukol sa aswang na siya nag-ahasik ang lagim sa kanilang baryo. Isip kasi nila ay nag-iisa lamang ito. Natanging si Badong lang ang may kagagawan ng lahat ng naganap na patayan doon sa kanila. Kaya naging kampante ang marami sa kanila. Nanumbalik sa dati nilang bisyo at gawain ang karamihan sa mga kalalakihan na nakikipag-inuman sa gabi at nagpapaabot ng alanganing oras sa daan. Samantala, sa bahay naman nila Pilo, ay palihim niyang binabantayang makatulog na ang kanyang ina, nang upang sa ganon ay magawa na niyang makalabas. Ilang oras din ang matyaga niyang hinintay bago patuloyan itong nakatulog. At nang makita niyang mahimbing na nga itong natutulog, ay wala na siyang sinayang na sandali. Isinukbit na niya yung kanyang itak at mabilis niyang tinungo ang bahay nila Kiko. Pero hindi na niya ito inabutan doon. Naroon pa nga ang bote ng langis na ginamit nito. Pinag-isipang mabuti ni Pilo kung saan maaaring nagtungo si Kiko at naisip niyang balikan yung bahay ng kanilang kababaryo na nasa Ilaya. Dahil natatandaan niyang ang sama ng tingin ni Kiko sa mag-asawa nung naroon ito sa kapulungan ng mga taong nakikiusyoso sa pagkamatay ng kanyang pinsan. Halos takbuhin na ni Pilo ang daan at hindi nga siya nagkamali. Dahil naabutan niyang nasa bubungan na si Kiko at naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon para atakihin yung mag-asawa. Mabilis na umusal si Pilo at sa isang kisap mata, e bigla na lamang ito naglaho. Nagulat naman si Kiko nang maramdamang mayroong nasa kanyang likuran at kaagad itong napalingon. Nabigla ito at napanganga nang makita si Pilo.
at hindi na nito nagawa pang makapagsalita. Nang bigla na lang gumuhit ang isang mahabang sugat sa kanyang leeg. Napahawak na lamang ito doon at nahulog. Wala na itong buhay nang bumagsak sa lupa. Halos matagpas ang ulo nito at humiwalay sa kanyang leeg. Dahil sa lakas ng pwersang ibinigay ni Pilo sa pagkakataga dito. Dito po pansamantala nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.